huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, and share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga susunod na mga vlog. So ngayon guys, nandito na naman po ako para magluto at ipakita sa inyo ang aking mga ginagawa at talaga namang simpleng-simple, pero masarap at yummy-yummy. So ngayon guys, magluluto ako ng ginataang sitaw na may alimasag. So ito yung aking mga ingredients. Ito yung aking sitaw. At syempre, yung crab. Meron ako ditong crab. Maliliit lang po siya. Ayan. So, hinugasan ko na po ito. Malinis na. Tinanggalan ko na po ng mga buk-buk yung alimasag. Dito po, ganyan. Tinanggalan ko na po siya dyan. Malinis na po. At syempre, ito po yung aking fresh gata. Unang gata lang po kasi hindi naman po masyadong kailangan ng maraming gata. Kaya unang gata lang po. At yung ating mga ingredients, meron ako ditong garlic, sibuyas, at yung kamatis, at siling haba. Siyempre, hindi po ako gagamit ng bechin, kaya ang gagamitin ko ay magic sarap. At yung aking mantika, pamintang powder, at iodized salt. So guys, optional naman po ito kung ano po yung mga ingredients na gagamitin nyo sa inyong pagluluto. Ito lang po yung mga paraan ko sa pagluluto ko, kaya huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Ngayon, samahan niyo po ako magluto, panoorin niyo po ako magluto. Tara guys, magluto tayo. So, ngayon guys, ready na yung ating kawali, mainit na. So lalagyan ko na ng kaunting mantika. Garlic, next, yung ating sibuyas. Isunod natin yung kamatis. Ayan, kamatis. Okay guys, ayan. Ngayon ilalagay ko na po yung aking alimasag. Ayan. So ilagay ko na yung alimasag. Ayan, malinis na po yan. Nilinis ko po yung dyan. Nilinis ko po. Tinanggalan ko po ng mga ano dyan. Buhok. Ayan. So ayan guys, ilagay natin ang ating alimasag. Ngayon guys, ilagay ko naman yung sitaw. Ito po yung sitaw. Siyempre, lagyan natin ng pamintang powder. At lagyan natin ng kaunting iodized salt.
them. At ilagay natin yung magic sarap. Ayan guys, lagyan natin ng magic sarap. Siyempre, ilagay na natin yung sili. So, ayan. Haluin ko na po. Haluin ko po para malutok na po siya. Ayan guys. Lutuin muna po natin ng kaunti sa paggisa bago po natin ilalagay yung gata. Ganyan lang po kadali yung pagluto. Hindi po kayo mahirapan. So, ayan guys. Kaunting luto-luto lang po. So, ayan na guys. Naluluto na siya. Malapit ko nang ilagay yung aking fresh gata. So, ayan, ang bango-bango na po. Ang sarap-sarap na. Kahit ginigisa ko pa lang po yan, wala pa po yung gata niya. Gata na lang po yung aking ilalagay. Tapos, okay na. So, ngayon guys, okay na yung aking ginisa. Ilalagay ko na yung gata, yung fresh gata. So, ayan. Ayan yung purong gata guys. So, ilalagay ko na. So, ayan na yung fresh gata. Ayan guys, oh. Super yummy. At super purong-puro po yung gata. Unang gata lang po yung ilagay nyo para sarap po talaga at malinamnam. So guys, huwag nyo pong kalimutang lagi po kayong mag-abang sa aking mga susunod na mga video. Ayan po. Yung hindi pa po nag-subscribe sa akin, mag-subscribe na po kayo sa aking mga simple-simple ulam pero talaga namang masarap. Ayan, purong-puro na po at masarap na masarap talaga. So guys, kaunting kulo lang po ng gata. Ayan po ay ready na at pwede na po tayong kumain. Thank you po sa papanood nyo ng aking mga video. Ayan guys, luto na. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching.